Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW. Sa araw nito, ang ating pong topic ay political issue. Ngayon, kung hindi mo gusto ang ganitong topic ay maaari mo namang laktawan at marami tayong mga ibang video na maaaring magustuhan mo at iyong kasisiyan. Bueno, kung bago ka naman sa aking tahanan ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Sa araw na ito mga kaibigan, ang topic natin ay political issue. Araw ng Linggo, kaya wala akong magawa sa bahay, naisipan kong umakyat ng Antipolo. Alam ko sa Antipolo ay maraming mga taong nagsisimba at maaari tayong makapagtanong-tanong ng iilang mga tao. Siyempre patungkol sa issue pampolitikal ni Francis Leo Marcos. Ano nga ba ang kalagayan sa damdamin ng bawat mga tao at siyempre kung ano ang kanilang saluubin at ano ang kanilang opinyon patungkol sa kanyang pagtakbo. Tutumbukin natin ang katanungan ito at bibigyan natin ng linaw upang sa ganun mga kaibigan ay makilala natin kung talaga nga bang kilala si Francis Leo Marcos ng mga tao o ano ang kanilang masasabi sa pagtakbo nito. Bye na mga kaibigan, tara, samahan niyo ako sa Antipolo. Mga kaibigan, nandito mga tricycle driver. Idol, kilala mo ba si Francis Leo Marcos? Kilala yun. Si Marcos. Anong pagkakilala mo sa kanya? Okay naman. Ikaw? Mabait siya, masipag, magpagbigay sa kapwa. Okay. Anong opinion ninyo sa kanyang pagtakbo bilang senador ngayong darating na halalan? Mas okay sana maging maayos yung Pilipinas sa pagkong manalo siya. Kung pagpapalaya siya manalo. Kayo ba'y bumubuto? Apo. So kung kayo'y bumubuto, may isasama nyo ba sa listahan ninyo? Siyempre naman. Marcos tayo eh. Marcos. Team Lakay tayo eh. Ganun. Pangilan siya sa mga senador? 12 ang pipiliin. Pangilan naman siya? Panglima. Okay. Kung may babatiin kayo, bumati na kayo. Babatiin mo na dyan. Binabati ko nga pala po yung mga pamilya ko dyan sa Baras Rizal, tsaka yung kasama ko dito sa Antipolo City. Sa binabati ko yung pamilya ko sa Isabela. Salamat kuya, thank you so much ha. Thank you. Ito naman si Kuya. Kuya, anong pangalan po ninyo? Lorante Oliveros. Alright. Kaya tatanong ko lang, kilala niyo po si Francis Leo Marcos? Oo naman. Anong pagkakilala ninyo? Magpagbigay sa mga tao. Oo. Ano ang opinion niyo, Kuya, sa kanyang pagtakbo ngayong halalan? Kasi tumatakbo siyang senador. Ang opinion ko okay naman siya. Kasi nakakatulong nga siya nung hindi pa siya magiging senador eh. Lalo na siguro pag naging senador siya. Oo. Sa iyo palagay, may sasama mo ba sa listahan mo? Labindalawang kailangan. Oo naman eh. Kasi marami siyang natulungan eh. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na maging kaharap siya, anong mensahe ang nais mo ipabot sa kanya? Sana natulungan niya yung mga kababayan nating naghihirap. Yun na. May babatiin kayo, Kuya? Binabati ko yung mga katoda ko, Jim Castoda. Tsaka yung mga ano ko sa Quezon, yung mga kamag-anak ko. Yun lang. Tsaka yung asawa ko, mga anak ko. Salamat, Kuya. Ha? Thank you so much.
kayo? Puto, puto. 20 po, kuya. Kano po kayo? Ay po, masarap. Ayan, yung look back. Mariat yan po. Magkano po sa look back? 20. Kano po kayo? Ayan, 20 rin. Anong pangalan po yun? Ayan, Nay. Oo. Ayan, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi ko po nga nakilala, pero tinatanong ko kung sino, sino yung pangalan. At bakit po? Bakit ko tinatanong? Kasi po, biglaan lang po nagbigay. Hindi naman namin nakilala kung paano siya, bakit siya nagbigay. Tinatanong ko yung kasama ko, bakit nagbigay. Ah, nagbigay ng bigas. Oo, yung isang nakalagay sa sako. Oo. Ay, hindi ko naman sa kilala. Eh, tinawag niya ako. Eh, tinanong ko kung sino pangalan niya. Oo. Hindi rin niya. Francis Leo Marcos po ang pangalan, no? Oo. Ang kandidato rin ba yun? Oo, ngayon na, yun. Ano po ang opinion niyo? Ano pong masasabi niyo sa kanyang pagtakbo? Katumatakbo siyang senador ngayon. Ah, senador po yun? Oo. Ano pong masasabi ninyo? Ay, mabait po. Hindi namin kilala. Hindi lang pakilala eh. Oo. Siya pa eh, senador. Oo po. Ano po masasabi ninyo? Ay, mabait nga po. Sabi namin, sabi yung kasama ko, isa raw na negosyante. Oo. Sabi niya, isa raw siyang negosyante. Nakatanggap kayo ng bigas? Oo, natanggap ko yung bigas dahil gawa yung kasama ko. Ay, ganun. So nakatanggap pala kayo? Oo, nakatanggap ko kami. Ano po pangalan yun, Nay? Pili po, Femi. Oo. Okay, pero nakatanggap kayo na hindi nyo alam kung saan galing. Hindi, siya mismo nag-abot sa akin. Pero sabi niya, alika may magbibigay sa'yo ng bigas. Yung kasama mo yung matanda doon sa kanto, sabi niya. Eh sabi ko naman, sino naman yun? Eh ano ba yung kandidato? Hindi naman na sinabi na kandidato, kundi isang negosyante. Ayun. Eh nagulat nga po ako bakit nagbigay ng bigas. Oo. Yung pala eh, kandidato, isang senador pala eh. Mabait tuloy siya. Kung may mensahe kayo sa kanya, ano sasabihin nyo? Sana nga po eh, manatili yung kabaitan niya sa kapwa namin mahirap. Oo. Anong pangalan, Nay? Femi Caruso po. May babatiin kayo, Nay? Na pangalan? Mga batiin kayo, mga kamag-anak, mga apo? Marami, kaya lang nasa bahay. Okay, sige po. Okay. Salamat, Nay, ha? Salamat. Thank you, ha? Salamat po. Okay, mga kaibigan, si Ate Dizay? Lacey. Lacey? Oo. Ate, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Opo, dun sa Facebook lang. Sa Facebook? Oo, sa Facebook. Ano pong pagkakilala niyo sa kanya? Nung napapanood ko sa Facebook, tumutulong siya sa mga tao. Oo. Yun lang yung napapanood ko dun. Okay. Ano pong opinion niyo sa kanyang pagtakbo ngayong darating na halalan? Tumatakbo siyang senador. Ay, hindi ko po alam yun. Ah, hindi nyo alam? Hindi ko alam. Oh, hindi nyo rin alam, Lola? Hindi natin alam. Okay, so ngayon, at least sa akin pa lang nalaman ninyo. Okay, so kung ngayon alam nyo na tumatakbo siyang senador, hihingiin ko sana kung ano ang opinion ninyo sa kanyang pagtakbo. Kung anong masasabi ninyo. Okay naman siya kasi marami naman siyang pinakita sa Facebook na natulungan siya. Oo, marami siyang natulungan. Oo. So, yun lang. Sa kayo, Inay, anong masasabi niyo sa kanyang pagtakbo? Ganun din. Marami siya natulungan. Pasyon-pasyon, makaano siya sa sinasabi. Agree kayo sa pagtakbo niya. Okay kayo? Okay. Oo. So, kung ganun, kung okay kayo, pang ilan siya o may sasama ba sa listahan ninyo? Kasi 12 naman ang kailangan. 12. Oo. Hindi ako sure. Okay. Hindi kayo sure. Oo, so, ibig sabihin, sa kabila ng lahat na okay naman, sa kabila ng lahat na nakikita ninyo, pero kung pagdating sa actual na pagbuto, hindi pa rin kayo sure. Bakit? Bakit? Ano ang punto at hindi kayo sure? Kasi marami silang lumalaban eh. Marami silang katunggali. Siyempre, hindi natin alam kung alin yung mas marami o mas mababa. Hindi natin masasabi. Okay. Kung kayo ho ay magbibigay ng payo, saan ano hong masasabi ninyo? Saan ho kayo pabor? Kung kayo po'y papagpipiliin ano para sa kanya, saan kayo pabor? Pumasok siya sa politika or maging pilantropo na lang siya, mamigay na lang siya ng tulong? Kung
niya, di pumasok siya sa politika. Yun lang. So pabor pa rin kayo doon sa pagpasok? Pabor, pabor din. Basta yun lang na okay kayo, pabor kayo, pero sa ngayon, hindi pa kayo makakapag-decide yung isasama. Oo. May babatiin ba kayo, Nay? Ano babatiin mo na, Nay? Wala na. Salamat, Nay. Thank you so much po sa interview. Maraming maraming salamat po. Makikita po tayo sa YouTube, ha? Okay, salamat. Ayan, good morning kuya. Ako po si Taong Dela. Kumusta naman ang pagbebenta ng empanada? Ano? Kahit ano, bebenta. Sa inyo po sarili po ito. Magkano ang isang empanada? Ang iyang balot? 20 lang, isang balot. 23. Kuya, itatanong ko lang sana sa iyo kung kilala niyo si Francis Leo Marcos o FLA. Nadidinig ko lang ang pangalan niya. Nadidinig lang sa Facebook o sa Facebook, YouTube. Oh. Okay. So, anong pagkakadinig mo, anong pagkaalam mo sa kanya? Tumulong daw sa kapwa-tao. Sa mahirap. Sa mahirap, eksakto. Okay. Isang tanong ko, kuya. Ano ang pananaw mo sa kanyang pagtakbo ngayon bilang senador? Tumatakbo kasi siyang senador ngayon. Anong pananaw mo? Anong opinion mo? Yun ko lang, dahil hindi ko nung gano'ng kilala rin. Oo. Pinita ko lang sa Facebook yun. Mm-mm. Hindi ko pa naman gano'ng nakikita yan. Nakikita? Mm. Oo. Pero ngayon siyang, ngayong tumatakbo siya, anong panan siyang ayon ba kayo o ano bang masasabi ninyo? Mahanga sa kanya, mabait daw. Oo. Kayo ho, humahanga po kayo sa kanya. Oo, dahil mabayad, makakatulong sa... Pero pagdating sa politika, ay isang magandang tanong doon, may sasama nyo ba siya sa listahan? Oo. Sasama oo, nyo sa listahan? Kasi humahanga ho kayo. Oo. So pang ilan naman para sa inyo? Kasi 12 yung pipiliin natin, di ba? So pang ilan siya? Mga pangwalo. Eh, kung magkakaroon ng pagkakataon na makaharap mo ang isang Francis Leo Marcos, bilang nagtitinda no, ng ganitong mga klaseng produkto, anong masasabi mo sa kanya? Malaking bagay, nakakatulong sa mahirap. Malaking bagay. So may babatiin kayo kaya? Wala, okay na. Wala, okay. Maraming salamat. Ano pong pangalan pala kuya? Leonardo. Leonardo. Salamat po kuya Leonardo. Thank you so much. Suman. Ate, anong pangalan? Chona Bebe. Anong kilala mo ba si Francis Leo Marcos? Yes. Anong pagkakilala mo? Ano, within pandemic, marami siyang natulungan. Tapos? Isa ko sa nag-message sa kanyang account. Hindi ko lalo kung nabasa niya. Pero sana ngayon, makikita niya ako, matulungan niya ako. At take note, isa siya sa boboto kong senador. Ha? Wow. So, alam niyo yung kandidato siya? Yes! Kasi ano ko, loyalist Marcos ako. Pang ilan naman siya kung ibubuto mo? Pang ilan ba siya? Pang ilan siya sa 12? 12, di ba? 12 yung senador. Pang ilan siya para sa'yo? Saan mo ilalagay? Number 2! Bakit number 2? Sino number 1? Si Marcoleta. Marcoleta. Ayan. Ayan. Siya ang pangalawa. Ano masasabi mo sa mga tao na katulad mo humahanga sa kanya? Alam mo kasi, hindi siya tumitingin sa parang sa kanya pantay-pantay lahat. Kung mayaman ka, tumulong ka sa mahirap. Ganon siya. Ganon ko siya nakilala. Talagang sako-sako talaga dinadala niyang
bigas sa mga mahihirap, lalo ng pandemic. Oh, ito na, ito na ang pinakamagandang pagkakataon kasi malulubad na ako. Pero sasamantalin ko na pagkakataon pagkaharap mo siya nung sasabihin mo para sa kanya. Sir, iniidolo ko ta dahil tumutulong ka sa kapwa mo, mahihirap, na ang laki-laki ng... Tsaka sa akin sa sarili ko, ang laki ng tiwala ko po sa kanya. Sir, sana makita mo ko at maano mo ko, sir. Ma-message mo man lang ako. Anong pangalan mo, ate? Chona de la Cruz. Nagtitinda ako Suman at Kasoy. Chona de la Cruz. Ito ang product ko. La Suman ko. Queen. Yes, Chona Bebe. Yan, Suman, Kasoy, Sampalo. Ang aking papatikman sa kanya, lahat yan. Papatikman ko sa kanya, free. Salamat, ate. Bye-bye. Okay. Kung napakinggan mga kaibigan ang damdamin ng mga taong ating nakapanayam katulad po ni Ate Lizzie, okay siya at talaga namang sangayon siya sa mga ginawa ni Francis Leo Marcos, pero pagdating sa butuhan ay hindi niya na may sasama. Kabalik tara naman itong si Ate Chona de la Cruz na nagtitinda ng kakanin na kung saan ay talagang sabi pa nga niya ay track-track na bigas, nakita niya ang pinamimigay at talagang super idol niya si Francis Leo Marcos at may sasama pa sa listahan. Ngayon mga kapatid, mahalaga kayo sa vlog na ito sapagkat kaparty kayo ng aking mga video, kung kaya't gusto ko sanang mag-comment down below kung ano po ang inyong mga reaksyon at damdamin patungkol naman sa pagtakbo ni Francis Leo Marcos ngayong darating na halalan. At syempre mga kaibigan, kung inyong nagustuhan ang vlog nito, hihingi lang sana ako ng malaking hug, like and share. Syempre at comment down below para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Maraming maraming salamat po sa sumusubaybay at patuloy na yumayakap ng ating tahanan. Tayo po'y palakilan at palaki na pong pamilya. Pero bago po tayo magtapos ay Miguel Love shoutout po sa ating Team Waray, Team Red, Team Yaho, Team Mambabarang, Team Walwal Maharot, at syempre ang Team Dimagiba, headed by Tatay Jovel Channel. Miguel Love shoutout to Waray Waray Vlogger and of course Del or No Del, hosted by our very own Sir Julius Maristela. Of course sa ating mga FLM family, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay inyong nagustuhan ang vlog nito. Sa muli po, ako po si Taong Galam, Miguel Love shoutout kay Pentorados at mabuhay po tayo. Yeah.